real to or real honest review. Sinong malalagot? Di sana, matagal nang wala tong controversial na helmet mo. EVO. By far, ang pinaka-controversial na helmet brand dito sa Pilipinas. Either you love it or hate it or pretending na hate mo tong brand na to. Yun yung isang keyword doon eh, pretending eh. Hindi mo pagkakaila na napakarami na ngayon ng mga rider sa lansangan. Dito sa Manila alone, ito ang gamit. Since nung gumawa ako ng real talk about doon sa cardo pack talk, marami sa inyo nagustuhan yung segment na yon or anything kasi nakita nyo na hindi ako biased doon sa review ko na yon. Talagang legit yung mga sinabi ko doon. And isa sa mga highly requested na i-real talk ko or i-review ko daw is itong EVO na to. Ever since na na-associate ako sa helmet brand na to, never ko pa yatang nagawa na real talk or real honest review itong helmet na to. So nakikinig ako sa inyo. Gagawa ko ngayon and hopefully masatisfied na kayo. Sa totoo lang ha, hindi ako qualified talaga na mag-review ng helmet na to in terms of yung matibay ba to, kasi yun ang kadalasang narinig natin eh, na tanong pagdating sa helmet, pag bumibili, matibay ba yung helmet na yan? May sasagip ba yung buhay ko dyan? Mga toto, I'm here to say na hindi ako qualified na magsabi sa inyo na kung matibay ang isang helmet kasi knock on wood. Wala bang wood dito? Yun, may wood. Never pa akong naka-experience ng motorcycle accident or semplang man for that matter na suot tong helmet na to. So, in return, like I said, hindi ako qualified para sabihin sa inyo yan. Though, ang mga qualified para magsabi na matibay tong helmet na to or mag-review ng katibayan ng helmet na to are yung mga naka-experience na mismo, na naka-testing na mismo na itong helmet na to. Kasi ito, hindi mo makukuha to sa pagbagsak-bagsak, pagpalo ng kahit ano, gulungan ng kahit ano. Kasi hindi nun masisimulate yung talagang aksidente sa motor. Kasi yung aksidente sa motor, hindi mo maasahan kung ano yung tatama sa'yo eh. Ito ang tatama sa'yo. Ito, ito, side or whatever. Ang pwede ko lang i-review sa helmet na to is yung comfortability ng EVO helmet na to. Kung ano yung fitting niya, okay ba siya sa long ride, okay ba siya sa city, okay ba siya sa init, sa lamig, sa ulan, mga ganon. Doon lang ako qualified na i-review sa inyo or sabihin sa inyo about sa helmet na to. Ito na yung unang real talk ko rito sa helmet na to. Nung unang labas ng EVO, kung naalala nyo, diba, in-unboxing ko to, yung pinakauna-una, nung unang panahon pa yon, nung hindi pa uso ang drama nun, nag-unboxing na ako ng EVO helmet nun, yung Apex, if I'm not mistaken, yung GSX. Hindi ako nagsusuot ng EVO helmet dati. Hindi ko pagkakaila yon. Lagi nyo nakikita sa akin yun, HJC. Nagre-record ako, nagre-review ko to, ina-unboxing ko to. Kasi at that time, ito yung mga rason eh. Number one, walang kasya sa aking EVO nun. Talagang literal, wala. Walang-wala. Kahit yung pinakamalaking shell nun, na 2XL, hindi kasya sa akin. Super Asian fit siya. Wala talaga magkasya sa akin. Pangalawa, kung isa kang naka-experience na or nakasuot na ng isang helmet brand na nag-uumpisa pa lang, yung Rurok na helmet, naalala niyo yung Rurok, pinasubok sa akin yun nung talagang unang labas pa lang ng Rurok nun. Siyempre, sa mga unang labas ng mga helmet na ganyan, walang perfect, walang maganda. I bet yung HJC nung unang labas yan, walang maganda dyan. Walang review na maganda dyan. Yung pinakauna-una, gano'n naman talaga eh. So, back on track sa EVO na to, hindi ko man siya nasuot, pero naramdaman ko yung quality niya. Hindi ako gano'n kapanatag sa helmet na to. O yan, sasabihin ko na. Ito yung nung una. Nung una, hindi ako panatag sa gawa ng EVO back then. Kaya, sobrang bilib ako sa brother ko na si Gene1ZX. Sila yung mga unang nakasubok na itong helmet na to sa streets. Ayun yung pangatlong rason. Talagang walang kasya sa aking EVO. So sabi nyo, hindi ka na magpanatag sa helmet na yan. Bakit pinromote mo pa? Ganon, ganon. Ganyan, ganyan. That time mga toto, nakakita ako ng potential sa helmet na to. Kasi unang-una sa lahat, yung budget niya or yung price niya is within reach ng lahat. Lahat ng estado ng rider or estado ng buhay ng rider, kayang-kayang bumili nito. Unang-una sa lahat, safe siya. Let's be real naman talaga. Lahat naman ng helmet, pag hindi bili sa Quiapo, is safe yan. Lalong-lalo na, pag nakita nyo ang helmet, may ganyan sa likod. Yung ICC. So, ibig sabihin,
Merong isang kumpanya or agency dito sa Pilipinas na tinetesting or tinitignan muna ang isang produkto, kagaya ng helmet na to, kung safe ba siyang ibenta sa public. Titignan muna nila yan. Dumaan sa tamang proseso ng pagtetesting, yung paggawa, kung okay ba yan, kung safe ba gamitin ng mga rider, ng mga tao. So, dumaan lahat yan. Bibigyan nila ng approval yan. Kasi hindi naman magkakaroon ng sticker sa likod yan kung hindi nila garantisado pwedeng gamitin ng mga rider or pwedeng ibenta ng mga dealers. Doon pa lang alone, hindi mo na pwedeng sabihin na hindi safe ang isang helmet. Titignan mo sa likod yan. Ito, yan o. Yan yung pinaka-importante sa lahat eh. Diyan mo makikita yung legit pagiging okay sa mga tao na nagde-decide pwedeng ibenta to sa masa, sa inyo, sa atin, sa akin, sa inyo. So, yun. Lahat ng helmet may ganyan. Sana naman yung question na tatanungin nyo kung matibay ba ang EVO helmet. Kasi kung hindi safe to, tapos binenta, sinong malalagot? Di sana, matagal nang wala tong brand na to kung hindi safe to. Para sa akin, yun lang ang 2 cents ko dito sa ano na yung mga floating around na hindi safe tong helmet na to. Yun lang naman ang akin. Siyempre, ikaw na nanonood, may pananaw ka rin. Isa pa, para sa akin lang din to, since nasa real talk version na tayo, I think isa sa mga factor kung bakit, ayaw naman sabihin yung word na hater. Maraming nagda-doubt sa brand na to, tong EVO na to. Kung ano-ano sinasabi, siyempre, alam nyo naman na yun. May mga doubter. Isa sa mga factor na ito, para sa akin, para sa akin, na-obserbahan ko lang, correct me if I'm wrong, dahil sa mga nagpo-promote nito, hindi sila galit sa helmet brand. Galit sila sa taong nagpo-promote doon. I bet sa akin, syempre, ganun din. Maraming may ayaw sa akin, then in return, ayaw ng EVO, ayaw ng HTC, ayaw ng mga ginagamit ko per se. Nararamdaman ko, or na-obserbahan ko, all throughout the years, na nandito ako sa brand na to. Again, correct me if I'm wrong. Kailan ba nag-start ang EVO? I think 2018, nag-upisa ang EVO. 2018 to 2023. Nakita ko yung pag-evolve na itong helmet na to first hand. Like I said, nung una, walang nag-aasya sa aking EVO helmet. Tapos all throughout those years, unti-unti na may nag-aasya sa akin na EVO up until today. May isa lang ako na sana mabago ng EVO is yung shell size. Pag nakasuot sa akin yung EVO, para ang laki ng ulo ko. Lalong-lalo na ngayon, yung katawan ko kasi lumiit. Pero nung malaki-laki pa ako, tapos nagsusuot na ako yung mga bagong shell, ang laki pa rin ng helmet sa akin, ang laki pa rin tingnan. Kasi importante sa akin ang forma ko pa nagmumotor. Siyempre, at the same time, dapat safe. OC ako dun eh. Tapos nakita ko, ang laki ng shell sa katawan ko nung malaki-laki pa ako nun. Eh ngayon, nung sumeksi na ako, ganun pa rin. So, I guess, sana maglabas ang EVO na yung shell size i-shrink nila para sumang-ayon sa sukat ng katawan ng mga rider. Kasi nakikita ko rin sa mga lady riders natin dyan na mga naka-EVO. Para silang bobblehead. Ayun na, real talk yan sa EVO. Other than that, sana, yun lang eh. Pero like I said, hindi mo pagkakaila on those 5 years or 6 years ng EVO na nag-evolve na talaga yung quality ng gawa ng helmet nila. Kudos sa EVO for evolving the materials na ginamit nila sa helmet na to. Malayong malayo na since dun sa pinakauna kong nireview yung EVO helmet nun. So now, talagang legit na. Ito lang ang may papayo ko. Gumamit ka man ng EVO or hindi, gusto mo man tong brand na to or hindi, or pretending ka na ayaw mo to pero in realidad gusto mo talaga siya pero binavoice out mo na ayaw mo sa social media, na ayaw mo. But at the end of the day, ang may papayo ko lang or masasabi ko lang, it doesn't matter what kind of helmet brand you use. Ang pinaka-importante dyan, nagsusuot ka lang helmet. Either dyan ka lang pupunta sa labas or maglo-long ride ka or kahit saan man. Ang importante, please lang, magmamakaawa ako sa inyo, magsuot kayo ng helmet. Yung safe na helmet. Huwag lang yung natatawag lang na may nakataklob na arinola sa ulo mo para hindi ka lang mahuli. Please wear the proper helmet kasi I've been to some motorcycle accident. Hindi man accident. Mga low side lang naman. Doon ko na talaga na-realize na sobrang importante ng helmet, ng riding gears to be in fact, from head to toe, utang na loob. Mas murang bumili ng motorcycle gear kesa magpa-hospital. O yun lang mga katoto, ang aking real talk dito sa helmet brand na to, tong EVO na to. And sana, klaro na sa inyo, kung hindi man, ewan ko na lang, na-impart ko na sa inyo, yung aking talagang saloobin sa helmet brand na to. For the views.